na mabilang ang mga kwento tungkol sa mga kababayan natin na nagtagumpay at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Mga umangat ang buhay, umasenso at naging role model para sa iba pang mga Pilipino na nais sumubok magtrabaho abroad. Meron din namang mga nabigo, sila ang mga nagsilbing babala para maging maingat tayo sa ating pangingibang bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Ate Marisa Del Mar. At ito ang Buhay OFW. Buhay OFW! Pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW! Hayaan ika na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Bibigyang daan natin ang panawagan ng pamilyang Teril De Leon Atienza, ang kababayan natin na misteryong namatay sa Mongolia. Ihahatid namin sa inyo ang pangalawang bahagi ng mga suliranin ng ating mga kapatid na dinulog sa IBP OFW Legal Assistance Unit. Isang kwentong OFW na kapupulutan natin ng inspirasyon at aral. Touring, shopping, and dining. Alamin kung bakit madaming OFW sa bansa ng Hong Kong, ang Asia's World City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. May mga pasa, sugat, saka yung mga kalmot sa katawan niya. So, saka yung doon pa namin nalaman na wala pala yung puso niya. San Miguel Corporation, Dr. William S. Koh of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions, Drive It, Fukuidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, A Fukuidan Food Supplement, Hwasong Global Corporation. Mag-asawang Teril at Nilo ay mapatapos ng pag-aaral ang kanilang panganay na anak para makatulong ito sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Apat ang anak ni Teril at Nilo. Dating nagtatrabaho si Teril bilang assistant ng isang dentista at si Nilo naman bilang isang electrician. Enero 2010, nakaalis si Teril para magtrabaho bilang household service worker. Sa Singapore siya pumunta noong Desyembre nung nakaraang taon. Umuwi si Teril na isang malamig na bangkay. Makakasama natin ngayon ang mga naulila ni Teril, ang kanyang asawa na si Nilo at ang panganay nilang anak na si Nariel. Magandang gabi sa iyo, Nilo, Nariel. Kamusta kayo ngayon? Magandang gabi po, Ate Marisa. Magandang gabi po. Bakit naisipang mag-abroad ni Teril? So, ang pangarap niya talaga mag-abroad para maahon yung kahirapan. Kasi ayaw niya ng buhay na, kumbaga, isang kahig, isang tuwa, parang ganun. Nung nasa Singapore ba ang mama mo, ang nanay mo, ano ang kinikwento niya sa'yo? Naging maayos naman po yung kalagayan niya doon. Medyo may mga buwan lang po na hindi nakapagpadala. Pero yung kalagayan niya po, tsaka yung sitwasyon niya, okay lang naman daw po siya doon. Noong June 2010, nagkakaroon po ng problema din kasi po dito. Kaya binalak niya na pong umuwi ng dito sa Pilipinas. Tapos, nung araw na rin yun, bigla siyang tumawag na hindi na daw po tuloy kasi
kailangan daw po niyang tapusin yung 2 taong kontrata niya sa ahensya niya. Kaya hindi na po siya pinauwi dito, pinalipat po siya ng Mongolia. Na-real na ikwento ba sa'yo ng nanay mo kung bakit bigla siyang nilipat sa Mongolia? Pinag-cross country po siya kasi kailangan niya daw pong tapusin ng 2 taon. Kung hindi, i-ano po siya, kakasuhan daw po siya ng ano. June 2011 na nakarating ang nanay mo sa Mongolia, ano ang nangyari sa kanya doon? Nung nakarating po siya ng Mongolia, kasi po nung dati nung Singapore, nakakatawag po siya sa phone ng regularly po. Tapos nakakapagsulat din po siya ng mga letters sa amin. Ito po sa Mongolia, ano, chat na lang po sa Facebook yung pag-uusap po namin. Tapos isang beses na lang po siya nakapagpadala nung August po. Tapos saka na lang po namin nabalitaan nung November 22 po, may kumuha po ng number ko sa Facebook si Ivod Shrabara po. Tapos parang sinasabi niya dun na may nangyari daw kay Ma'am, tukol daw po kay Mama, kaya binigay ko na po yung contact number. Nung November 23 po, may tumawag po sa amin na Karen Cruz na ini-inform nga po na wala na daw po si Mama. Kilala mo ba na Riel si Karen Cruz? Kaibigan daw po ni Mama sa Mongolia. Anong kinukwento ng Mama mo sa'yo na Riel habang nasa Mongolia siya? Maayos po siya, tapos yung employer niya daw po dati daw pong anak ng Prime Minister ng Mongolia. Yun po, tapos lagi daw pong may bisita doon. Ano naman ang sabi sa'yo ni Karen Cruz? Nung November 23, tinawagan po kami nga po ni Karen Cruz. Ang kwento niya po, supposed to be mag-meet daw po sila ng November 19 ni Mama. Tapos, hindi na po nakapunta si Mama dahil masama daw pong pakiramdam. Hanggang sa hindi daw po siya makahinga, hanggang sa nawalan na daw po ng buhay. Tapos, nung mga araw na yun po yung pinaniwalaan naming kwento. Biglang may tumawag po na isang ahensya na Regent Agency na sinasabi po nilang sila daw po yung legal na ahensya ni Mama na nagpaalis sa kanya papuntang Singapore tsaka sa Mongolia. Yun bang agency ng Mama mo? Hindi po. Biglang na lang pong sumulpot yung Regent Agency na nasa Singapore po daw yun. Tapos sila daw po yung nagpaalis kay Mama papuntang ano. At nag-ayos din daw po ng paper sila din daw po. Ano naman ang sabi sa'yo ng Regent Agency? Ang kwento po nila, direct hired daw po si Mama. Tapos, ang sabi nila, supposed to be nga daw po magkikita si Karen Cruz ng 19, kasi Mama po. Tapos, tumawag po ng doktor sila. Yung employer niya po tumawag ng doktor na Pilipino. Tapos, nagamot naman daw po nung kinagabihan ng 19. Kinaumagahan po ng November 20 po, nung kinakatok po nila yung kwarto ni Mama, wala na daw pong buhay daw po. Wala daw po nagre-respond. Tapos nag-email na daw po yung employer mula sa Mongolia papuntang Singapore to inform daw po yung ahensya. Ano ang sabi ng agency niya dito sa Pilipinas? Pagkatapos na nangyari, nakapag-usap ba kayo? Sabi ng Orpro sa amin wala pong silang kilalang ganun na Terry, asawa ko. Hindi rin po nila kilala. Wala rin silang pinaalis na ganun. So, dininay na nila. Tapos ang pagpunta namin dun open pa yung ano nila wala na yung mga tao rin Ilan na lang yung ano, wala na yung mga... Nung pumunta kami, ang dami nilang mga empleyado Nung pumunta kami nila tatay dun, wala na Wala na po, ilan tao na lang nando doon. Ibang agency na po yung nakaano doon. Ano daw ang pinamatay ng Mama mo? Yung Regent Agency po, kiniklaim po nila na nag-suicide daw po si Mama gamit ng pag-inom ng sleeping pills daw po. Tapos, nagde-demand po kami na yung gamit niya po, kailangan maiuwi ka agad. Tapos, nag-demand din po kami na pwede po bang pumunta po kami doon na sa Mongolia para makita namin kung ano yung progress ng kaso. Kasi hindi po kami naniniwala na suicide yung nangyari. Kasi nga po, may nasabi rin po sa akin si Mama sa Facebook na uuwi na daw po siya ng December. Iaayusin lang daw niya po yung pangalan niya dun sa Mongolia. Tapos, may sinasabi siya na may pinapaboran niya po sa akin yung mga kaibigan ni Mama
sa Facebook ni Papa kasi baka daw po may chismis na kumalat sa kanya tungkol kay Mama at sisiraan daw po siya kay Papa. Parang yun po yung sinasabi niya sa akin. Kaya, tsaka po sa pagkakakilala kay Mama, hindi po niya magagawa yung pagkitil na sariling buhay. Kasi, kaya nga po siya pumunta doon para sa pangarap namin, tsaka sa, para sa sake ng pamilya. Kaya, sa tapang at ugali din po ni Mama, hindi po niya magagawa yun. Nung naiuwi ang bangkay ng Mama mo, o ni Teril, ano ang itsura ng bangkay niya? Puro sugat, paso, tsaka puro pasapo. May tumulong sa inyo para maisagawa ang autopsy ng Mama mo na libre. Ano ang naging resulta ng autopsy? Wala daw po yung whole heart niya. Tapos, ang allegedly resulting from yung cause of death po, stabbing incident daw po, secondary to cardiovascular disease po. Wala naman daw po silang nakitang volatile poison, yung madaling natutunaw. Wala daw po silang nakitang ganun. Tapos sa Mongolia, severe intoxication po daw po. Parang contradiction na mali po yung sinasabi ng Mongolia. Ano ngayon ang gusto niyong mangyari? Kailangan po kasi naming malaman. Hindi po matatahimik yung mga isip namin gat hindi po namin nalalaman kung ano po talaga yung nangyari. Tapos, kailangan din po na maparusahan yung dapat na maparusahan kasi kasalanan po yun . Hindi po nila, hindi dapat nangyayari to sa mga taong mga inosente na hindi, na walang inisip kundi katulad po ni Mama na hindi na dapat maulit pa yung nangyari kay Mama sa iba pang mga tao. Milo? Managot yung mga gumawa sa kanya ng ganun. Saka yung sweldo niya doon sa 6 months siya hindi sinweldoan doon sa tapos ginanon pa nila. Hindi dapat yun. Kahit hindi na dapat nila sinweldoan, hindi na dapat inahin yung kinitil yung asawa ko . Inalang, inanon nila . Kumbaga, inalanghiyaan nila yung asawa ko tapos pinatay pa nila. Tapos hindi na nga nila sinweldoan. So parang sobrang kademonyohan yung binawa nila . Hindi ko matanggap sa ginawa nila sa asawa. Milo, Nairiel, nakikiramay ang buong buhay OFW dahil sa hindi magandang sinapit ng Mama mo. Sana maging maayos ang lahat at kami magdadasal para lalong maging maliwanag ang lahat para sa inyo. Mga kaibigan, magbabalik po ang Buhay OFW. Isang banal na pagtitipon na nagbukas ang mahalagang araw na ito para sa mga parishioners ng Our Lady of Abundant Church sa Hulo, Mandaluyong. We'll be right back.
Pagkatapos ng misa, nagtipon-tipon ang mga parishioners para sa groundbreaking na itatayong bagong simbahan. Ang pagpapatayo ng bagong Our Lady of Abandon Church ay pinangunahan ng ating kapatid, ang ating commissioner ng HLURB, Antonio Bernardo, para sa kanyang mga kababayan sa Mandaluyong. Proud na proud ako, parang feeling ko proud na proud ako sa Pilipino. Kasi kahit ibang lahi, sikat na sikat ako. Believe sa akin yung mga Indiano, mga Arabo, mga Kuwaiti, mga Egyptian, Thailander. In Focus, makakapanayam natin ang nag-iisang Steve Tamayo. Pero maniniwala ba kayo na bago niya narating ang kanyang estado sa ngayon, ay katakot-takot na hirap at pagsubok ang kanyang dinaanan? Alamin natin ang kwento ng ating OFW, ang ating kaibigan na si Steve Tamayo. Welcome, Steve, sa Buhay OFW. Magandang gabi, kapatid Marisa. Thank you for inviting me. Sino si Steve Tamayo bago pa siya naging successful caterer sa ating bansa? Kapatid, nagmula ako sa mahirap na pamilya. 12 kami magkakapatid. Ako pang 11. Island yung lugar namin sa Puga, Taguni, Bulacan. Pangingisda yung hanap buhay namin. Paano ka nakapag-aral sa kolehiyo? First year college ako, pumasok ako ng janitor. Dahil marunong ako maglinis. So nang extra waiter ako sa umaga. Nag-aaral ako sa UE, sa Recto. Tapos pag tatapos ko sa UE, dodaan pa ako sa Avenida, sa Greg. Nag-aaral pa ako ng vocational, sa mga typing. Talagang lagari ako. Gusto kong umasenso kaagad eh. Pinagsabay-sabay ko yan. Tapos nagtrabaho ko ng janitor sa gabi, nag-extra waiter ako sa umaga. Ganun ang takbo ng buhay ko. Paano ka naman nakarating ng Middle East? Inalok ako ng Arabo na magtrabaho sa hotel. Since graduate na ako, 1981, pumunta ako ng Saudi Arabia. Alam ko yung mga expat doon, wala namang mga katulong. Naglinis-linis sa bahay ako. After 2 years, nakauwi ka na, nakapagpatayo ka na ng sarili mong bahay. Ano naman na naging plano mo? After 2 years, nung nakapagpagawa ako ng bahay, may girlfriend na ako noon, dahil which is asawa ko na ngayon. Sabi ko, another 2 years uli, mag-iipon muna na kami ng pera dahil merong bahay na bago kami magpakasal ka ako. At nagtrabaho niya ako ng 2 years. Eh ngayon naisip ko, may brother-in-law ko sa Kuwait. Nabalitaan ko, mas open sa Kuwait kaysa sa Saudi. Pag sa Kuwait, feeling ko, ma-explore ko yung aking abilidad para yung business. So what I did, nag-apply ako, nagpadala ako ng resume sa Kuwait Hilton. Luckily, natanggap naman ako. Pumunta ako ng Kuwait. Naku, sa Kuwait, naku, masyadong lumaki ang aking exposure. After 4 years, hindi ka na-empleyado sa Kuwait. Talagang very successful businessman ka na. Nagtayo na ako ng negosyo. July 25, grand opening. Tapos, the following day, we have 2 leading newspaper in Kuwait, Arab Times, Kuwait Times. Believe me, front page, whole body, ha? Front page, Steve Tamayo, the Filipino entrepreneur, blah, blah, blah. So July 27, dinungbog ako ng tao. July 31, invasion ni Saddam. E ano naman nangyari na sinugod ni Saddam ang Kuwait? Dumating nga yung invasion. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, iuwi mo lang akong buhay. Gusto ko namang maranasan yung maging isang ama. Kasi first time ko palang magkaanak noon, balit pa yung anak ko, wala pang 1 year. Sabi ko, paranasin mo naman ako maging tatay. Iiwanan ko lahat ng investment ko sa Kuwait.
pauwiin mo lang ako sa Pilipinas ng buhay. So, sinunod ko yung deal ko kay Lord. After 15 days nakauwi ako sa Pilipinas, wala akong dala. So, nung bumalik ka sa Pilipinas, walang-wala, lahat na wala sa iyo. Paano ka bumangon muli? Yung wife ko talaga very supportive sa akin, talaga na kay Lord. Eh kung sabi niya, kaya lalong lumakas yung loob ko. Kasi kung wala nga ako kay Lord, kapatid, baka tumalun ako sa 17th floor ng 3 times. Pag hindi ako ladedo ng first time. Imagine, bago galing sa hirap. Yung 8 years kong pinagtrabuhan, yumaman ako, rich and famous. Tapos 30 minutes lang, nawala, was out lahat. Eh na kay Lord ako eh. Sabi ko, pera lang yan. Tapos nung umuwi ako sa Pilipinas, sabi ko, okay, ah, ganun ha. Sige, kung yumaman ako sa Pilipinas, ibang bansa, gagawin ko dito sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ako, nagtinda-tinda, umpisa ulit yung mga dati kong supplier, sabi ko, makiusap lang muna ako, pagka humingi muna ako sa dosenang, dati thousand dozen, doon, dosenang muna, one dozen t-shirt, one dozen panyo, tapos pumunta ako sa Divisoria, namimili ko sa mga ubas, grapes, tinitinda asa trabaho market kami, nagtitinda ako doon. Doon ako nag-umpisa. And then, napasok ako sa opening team ako ng Heritage Hotel. Assistant manager. Di, tinanggap ko yun. Yung assistant manager ako sa hotel, opening, dahil hotelier ako. Dahil may anak na ako. So, after 2 years sa Heritage Hotel, ang part-time ko, nagluluto-luto ako, pack lunch, 13 pesos sa CEO. After Heritage sa hotel, pumunta ako ng Hyatt. It so happened sa Hyatt, ikakasal yung aking best family friend. No? Sabi ko, ikakasal sa Mount Carmel. Sabi ko, ha, kilala ko ako yung Paris Place dyan. Ang Paris Place doon, Filipino priest ko sa Kuwait, si Father B. Madelo. Siya ang nag-bless ng chef ko sa Kuwait. Sabi ko, actually, si Flor ang pangalan. Flor, inaalok ako dyan ni Father B. mag-cater sa Mount Carmel Church sa Broadway. Sabi ko, 4 times kong tinanggi yan kasi wala akong kapital. Dahil hanggang paklans na ako, dahil nag-iabi ko pa doon, nag-iara ako, hindi ko pa kayang mag-cater ng mga weddings. Kasi nga, inaalok akong mag-cater ng wedding sa Mount Carmel. So, biglang instant lang, sabi ko kay Flor, Flor, gusto mo? I know you have a caterer na. Gusto mo ako muna lang magluto ng pagkain mo? Eh kasi nagluluto-luto na ako. Part-time ko na eh. Biglaan lang, walang plano. Sige, sabi sa akin, sige sir, siguro nahihiya. Sige sir, tatanong ko po yung caterer ko kung papayag. After 1 week, kumuha sa akin si... Dito nag-upisa yung Tamayo's Catering. After 1 week, sabi sa akin, sir, pumayag po yung caterer ko na yung pagkain, everything is sa caterer. Tables, in chairs, waiters, linen, lahat-lahat. So, oh, di natuwa naman ako. Dumating yung event, it was very, very successful. So, doon na pala nagsimula ang Tamayo's Catering. Pumunta ako sa kay Father Bing. Father Bing, pwede na akong mag-cater sa Mount Carmel. Loko ka, dahil may ka-tie up na ako. Okay, the following day, in-introduce ako sa sekretary. Ay, noon, that time, pager pa lang eh. Di ba, pager? First client ko, sa hotel ako, may nag-page. Eh, manager na ako noon eh. Di, punta na ako. Pumunta ako sa bahay. Small parlor yung wife ko sa trabaho. Doon naghihintay yung kliyente ko. Iniintay ko pang matapos gupitan yung pagkatapos sa gupit, doon kami upo. So, meaning to say, sa parlor ni Mrs., ni Commander, doon mo unang na-close ang first client mo? Sabi ko, kapatid, it's a very good sign. Naku-close ko yung kliyente ng catering, pero ang nakikita, gunting tsaka pulbos. Sabi ko, this is a very good sign. Nagkaroon ako isang wedding, dalawa, tatlo. In 2 months, inihap ko sa Hyatt. 2 months, inihap to be exact. Ang dami ko ng booking, nag-resign na ako sa Hyatt. Ilang taon bago na-establish yung Tamayo's Catering? To be honest with you, believe me, wala pang 1 year gumawa ng pangalan yung Tamayo's Catering. Ang laki, nakabili na kagad ako ng properties, ganyan. Ngayon, nag-umpisa lang sa Parklands. Ngayon, ako ang founding president ng Food Caterers Association of the Philippines. Board of Directors ako sa HRAP. Isa na sa pinakamalaking catering industry. May hotel pa ako, Paris Hotel. Meron pa akong Easy Cake, Bake Shop. Meron pa akong Dream Blooms Flower Shop. So, sabi ko, yung nawala sa Kuwait, 1,000 times pa. Isa sa na pinakamalaki, sipag at syaga. Okay, sikat na sikat ang Tamayo's Catering. Ano naman, Steve, ang maipapayo mo sa ating mga OFWs at sa mga Filipino residents natin sa buong mundo? Ang mapapayo ko sa mga Pilipino kababayan ko magtatrabaho sa abroad, hindi masamang magtrabaho sa abroad, is a blessing. Opportunity at saka chance. Pero huwag niyong kakalimutan na meron kayong budget lang na kung ilang taon kayo mag-i-stay,
para ang pungkasyon makabalik pa rin sa Pilipinas. At pag nabigyan kayo ng break, dapat mahalin ninyo. Kasi matindi rin ang temptation sa abroad. Kasi actually, wala ka rin maiipon kung hindi mo mamahalin ang kikitain mo. Dapat meron kang talagang panggastos, meron kang pang savings. Pag hindi mo ginawa yan, believe me, kahit abuti ka ng 30 years, 40 years sa abroad, wala ka pa rin mararating. Kaya, compare mo sa tamang paggasta, yung 20 years mo i-stay sa abroad, 5 years lang. Believe me, super, super rich ka na. Basta, marunong ka lang humawak ng pera. At importante, pag nasa abroad ka, maging malapit tayo sa Panginoon. You will never go wrong pag malapit ka sa Panginoon. Special mention pag nasa abroad. Maraming maraming salamat, Steve. Talaga naman punong-puno ng aral at inspirasyon ng buhay mo. Maraming maraming salamat, kapatid Marisa. Salamat at suki mo na ako. Tsaka na-i-express ko lahat ng sinasasabi ko dahil unang-una, kilala kita. Isa ka pa rin napakabait. Isa ka pa rin ginagamit ni Lord para makapagbigay pa lang palaging inspirasyon sa ating mga kababayan. Magbabalik po ang Buhay OFW. It was a very special night for the Magsino Arma family and friends as we gathered together to celebrate the coming out party of my niece, Angel. Dance was of course with our doting father and my brother Chris. Back when I was trapped, before life removed all the innocence my father would left behind. Indeed, nagpahuli ang kanyang lolo at lola at her aunt Nate. With my mother and me and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me.
as we have real and real Las Vegas. On the 12th day of March, a beautiful girl was born. A girl who was intelligent, generous, loving, reliable, responsible, and caring. A girl who we all know as Angel. The night was filled with love and affection as her family and friends delivered their personal messages for her. And to my pamangkin Angel, I hope your dreams take you to the corners of your smile, to the highest of your hopes, to the windows of your opportunities, and to the most special places your heart has ever known. Congratulations and more power. God bless you, Angel. We love you. Kung gusto nila, naandito kami, handa po kaming tumulong. Babalik po ang Buhay OFW sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Makakasama na naman po natin, mga kapatid, ang ating sikapatid, si Attorney June Ambrosio, ang ating Senior Deputy Director ng NCLA. Of course, ito yung IBP Law, yung ating Legal Assistance Unit. At syempre, kasama rin po natin si kapatid Jenny Salipot na may problema at mamaya ay pag-uusapan natin. Magandang gabi, kapatid June. Maganda ka rin, kapatid. Kapatid June, pag-usapan natin kasi meron tayong isang kaso dito na ipinadala ng asawa ng ating kapatid na si Vicente Vergara. Ayan. Noong January 5 ay nakatanggap kami ng liham mula kay Mrs. Arlene Lampa Vergara na humingi po siya ng tulong para sa kanyang asawa na kasalukuyang nasa Philippine Embassy sa Palau. Narito po ang sinasaad ng kanyang sulat. Ako po ay si Ginang Arlene Vergara na Antipolo City. Nais ko pong ipaalam sa inyo na ang aking asawa na si Vicente Vergara at ang kanyang kasamahan ay nasa Philippine Embassy sa Palau dahil sila ay umalis sa kanilang Korean employer na si Kim Bright na may-ari ng Mark Auto Repair Shop at Kim's Restaurant. Umalis po sila sa kanilang trabaho noong October 24, 2011 dahil sa sobrang kaltas sa kanila ng tubig at ilaw, pagbabawas sa work permit, hindi pagbabayad ng tamang overtime at higit sa lahat, pinagtratrabaho sila ng gawaing hindi nakasaad sa kanilang kontrata sa paggawa ng coral soap. Alam po namin na illegal ang pag-aangkat ng coral.
Ang aking asawa ay nagpunta sa Palau noong February 8, 2011 bilang isang welder. Isa lamang po ang pangarap namin mag-asawa at ito ay makaipon para sa pag-aaral ng aming mga anak. Sa kasamaang palad, ito po ang sinapit sa kamay ng kanyang employer. Si Kim Bright ay may Palau National Sponsor sa katauhan ni Akemi Anderson ng A&A Holdings Inc. Maraming Pilipino na po ang nabibiktima nila na inaabusong karapatang pantao dahil na rin sa hindi tamang pagpapasweldo sa mga Pilipino gaya ng aking asawa. May kaso rin si Kim Bright laban sa isang kababayan natin. Sa ngayon po ay nasa Philippine Embassy sila ng Palau. Nauna pa daw na nagreklamo ang kanilang employer na si Kim Bright sa kanila dahil nagsara ang shop niya. Nag-file na rin po ng counterclaim ang abogado nila na si Rod Ledgewood. Sumulat po ako sa Buhay OFW para magkaroon po ng follow-up para makauwi po ang aking asawa at kanyang mga kasamahan. Ganun din po para matigil ang pagre-recruit ni Bright ng mga Pilipino na inaabuso lamang nila ang karapatang pantao. Naway mabigyan pansin ninyo ang aming liham. Alam ko po na marami kayo natulungan at matutulungan pa po. Sana po ay kami na po ang kasunod. Gumagalang Mrs. Arlene Vergara. Kapatid June, pagkatapos nating matanggap ang liham ay nakipag-ugnaya ng Buhay OFW sa Department of Foreign Affairs. Agad naman silang sumagot at sinabing nakadalawang hearing na daw ang kaso. Nung dumating ay katlong hearing, natapos sa ikatlong hearing, nakabalik na ng Pilipinas ang ating kapatid na si Vergara. Mm-hmm. Yun nga lang po, sa tingin natin ay hindi na niya pinurso ang kanyang kaso sa kagustuhan na lamang niyang makauwi. Mm-hmm. Ang tanong po natin, kapatid June, tama ba ang desisyon ng ating kapatid mm-hmm. Vergara na umuwi na at wag na niyang ipurso ang kaso? Alam mo, kapatid na Marisa, ang personal kong pananaw sa tanong mo kung tama ba ang desisyon nila, nasa may katawan yan eh. Hindi natin pwedeng pangunahan, syempre, yung desisyon ng isang tao kung gusto niyang ituloy o ihinto na ang pagsasampa ng demanda sa isang kumpanya. Ano po. Pero siguro isang dahilan na nakikita ko kung bakit naisip niyang huwag nalang ituloy ay baka nakikita niya parang walang mangyayari, wala siyang pupuntahan. Kaya naandito nga po tayo para sabihin na merong paraan. Mm-hmm. Kung gusto nila, naandito kami, handa po kaming tumulong. Mm-hmm. Dahil may mga paraan po para panagutin mm-hmm. yung kumpanya yon o yung employer niya doon sa ginawa dito sa kanyang asawa. So, kapatid June, kahit bumalik na sa Pilipinas ang ating kapatid na si Vergara, ay may chance pa para mahabol niya ang kanyang mga back pay, kung ano man yung mga perang dapat niyang habulin sa employer niya. Ganun po. Tama po. Meron po tayong mekanismo para dyan. Pwede po silang lumapit sa National Labor Relations Commission, NLRC, para po sa kanilang mga money claims. Mm-hmm. Isa po yung paraan. Pwede po silang lumapit sa POA. Mm-hmm. Pwede pong magreklamo sila laban doon sa ahensya na hindi sila tinulungan dito sa kanilang problema. Pwede kang magreklamo sa POEA, sa NLRC, at syempre, pwede naman tayong tulungan. Kaya nga nandito ang IBP, mm-hmm. Legal Assistance Unit, para naman bigyan tayo ng assistance. Nagpapasalamat din tayo, kapatid June, syempre, sa tulong ng ginawa ng Department of Foreign Affairs dahil dun sa pakikipag-ugnayan ng Buhay OFW ay nabigyan nila ng pagkakataong makabalik ng Pilipinas. Kanilang panawagan lamang ay nako, pakisabi lang sa ating mga kapatid na OFW, hindi natin pwedeng gawin sa lahat. Mga special cases lang ito at na maswerte itong si kapatid Vergara at natulungan nila agad. Sana naman daw umiwas tayo sa mga direct hiring kasi kung wala tayong mga record yata at hindi ka dumaan sa OWA, yung mga benepisyo, hindi ka mabibigyan. Ang mangyayari, kakatok tayo sa mga ahensya na kung tutusin, kung OWA member tayo, immediate ang benepisyo para sa kanila, pati pagre-repatriate. Ayan. Kapatid Vergara, IBP Law ang pwedeng makatulong sa iyong kaso kung gusto mo pang mahabol. Diba? Ngayon naman, dito naman po tayo, kapatid June, merong ikukwento sa atin ang ating kaibigan na si Jenny Salipot tungkol sa kanyang kaso. Si Jenny Salipot ay isang household service worker sa Bahrain. Nagkaroon ka ng direct hiring, di wala kang agency. Nagkaroon po ng gyera. Ang naging problema po niya nung nagkaroon ng gyera ay wala po siyang malapitan. Ngayon, hindi rin po siya OWA member. Kwento mo nga sa amin, Jenny, ang naging story mo, paano ka nakapunta sa Bahrain ng direct hire? Yung pinsan ko po nandun po sa Bahrain, tapos kinuha po ako, tapos direct nga po. Ang problema doon, nagkagulo po sa Bahrain, tapos hindi po namin alam kung saan po kami pupunta, kasi direct nga po kami. Wala po kaming agency.
So nakarating ka sa Bahrain. Gaano katagal ka nagtrabaho sa Bahrain? 2 taon po. 2 taon, naswelduhan ka naman. Opo, pero nung umuwi po kami dito sa Pilipinas, pamasahe po namin. Pero kumpleto sweldo, buong sweldo nyo, pamasahin ninyo, pabalik sa Pilipinas. Sa Pilipinas po. Oo naman, kapatid Jenny, buo naman pala sweldo mo. Di ba kapatid Jun, buong sweldo, syempre yung pagbalik mo sa Pilipinas, talagang mapupunta na yung pamasahin mo. Buti may pera ka pa natira. Mayroon. Buti na lang nakaipong ka, nakapag-save ka. Kasi kung hindi ka nakapag-save, wala ka namang malalapitan, hindi ka makakauwi ng Pilipinas, di ba? Alam mo ba na kailangan mag-miyembro ka ng OWA bago pumunta ng Bahrain o wala kang alam? Wala po. Babalik ka muli sa Bahrain this month. Sa Riyadh na po. Sa Riyadh na, okay. Kapatid Jun, narinig mo naman ang kanyang kwento, nagkagera, nakabalik ng Pilipinas. Ano ang pwede mong maipayo kay kapatid Jenny para at least alam niya ang gagawin niya bago siya sumabak na naman, ma'am, hopefully wala nang gera ang pupuntahan mo. Alam mo, kapatid na Marisa, ang kagandahan dito kay kapatid Jenny, natuto siya ng leksyon sa sarili niya. So ngayon, yung pagbalik niya sa Riyadh, ay meron na siyang agency. Hindi na siya nag-direct hiring. So ngayon, rehistrado na po siya sa OWA. Kung magka-problema man siya ulit sa kanyang employer doon, hindi gaya dun sa Bahrain, hindi siya nagkaroon man lamang ng repatriation. Kasi dapat bayaran eh. Meron yung ticket eh, di ba? Nang sumasagot niyan yung employer. Pero dahil hindi nga siya rehistrado, walang ganung kontrata, sila-sila sumagot. Pero kung ngayon magkaroon ng ganung problema, matigil bigla yung kanyang kontrata, sasagutin yun ng employer. Ayan, yung pagbalik niya. Ayan, naririnig mo, sinabi ni Attorney Jun Ambrosio, dumaang ka sa legal na proseso para may benepisyo ka. Pag umuwi ka, sasagutin ng employer mo. Pag uwi mo pa, sasalubungin pa kayo ng OWA. Baka pati si Presidente Pinoy, salubungin ka pa. Diba? Kailangan gawin nating legal para ang benepisyo ay makuha naman ninyo. Diba? Okay, so alam mo na ang gagawin mo. Okay, ayan. Huwag po muna kayong aalis at magbabalik po ang Buhay OFW. Muli na namang nagtipon-tipon ang mga Rotarians para sa 2012 District Conference ng Rotary International District 3830 at syempre kasama ang ating very own Rotary Club of Makati Nilsen kung saan ang inyo pong lingkod ang Charter President at ang Presidente si Mr. Ramon Gallinera. Sayang ang ginawang paghahanda ng mga Rotarians sa pangunguna ng ating District Governor Billy Villarreal para sa nasabing two-day conference dahil sa naging matagumpay and well-attended ito. It has continued to be a world of service and a world of work. Our Rotary Clubs have pursued their service goals in an immense variety of ways. But they all have at least attained one purpose, to improve their communities, work for higher ethical standards, and promote better understanding among peoples of different nations. Naroon ang ating butihing mayor ng Makati, ang ating kapwa Rotarian na si Honorable Jejomar Erwin Binay para formal na buksan ang pagtitipon. I would like to express our warmest welcome to all the participants in the annual district conference of Rotary International District 3830. We have already proved that we are capable of reaching within to embrace humanity. As added inspiration,
we can look to the Rotary emblem itself with discerning eyes and see not just an ordinary carriage wheel, but an organization being perfectly driven by its directors, officers, and its members. It was a fruitful first day with all the inspirational messages, interesting plenary sessions, and fellowship events, and was concluded by the very successful Governor's Banquet. Welcome, congratulations, thanks, Godspeed, hello, good luck, cheers, and many other expressions of goodwill. All these are a part of life, but it is the gift of life that makes them possible. Mabuhay, in other words, is an invocation and a celebration of life itself. Family of Rotary Day naman ang naging tema ng pangalawang araw kung saan nagtipon-tipon ang families of Rotary para sa isang araw ng fun, sports, and laughter. Very beautiful, and it's so nice to work there. Kasi number one, may day off. San Miguel Corporation. Dr. William S. Cole of ICCT Colleges, Dr. James D. of Chinese General Hospital, Environment Solutions. Drive It. Fukui Dan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukui Dan Food Supplement. Hwasong Global Corporation. Ngayon, higit kumulang na 150,000 na ang mga OFW sa Hong Kong. Mostly HSW, those household service workers, and we have some working in a hotel, Disneyland. I think siguro for higher wages, mas mataas ang sweldo doon. So everyone go for the greener pastures. Karamihan sa mga Pilipino mas gustong magtrabaho sa Hong Kong. Dahil bukod sa malapit sa Pilipinas, very beautiful, and it's so nice to work there. Kasi number one, may day off. You have a day off. For every 7 days, you have a day off. And very, not too heavy load yung work doon. And so far, we don't encounter much problem. Bukod sa stricto ng pagsunod sa kanilang batas at pag-iwas sa mga gawaing ilegal, dapat din nating tandaan na bawal ang magkalat sa Hong Kong. No littering, yun yung number one. They'll be fined for a certain amount, no? Yung littering, and then no vandalism, and usually yung mga law, basic, yung mga laws and regulations. Yun na. And being on time. Ano naman ang mode of transportation sa Hong Kong? There's a lot of transportation to choose from. We have yung tram. That's the cheapest. Now, so far, that's the trademark in Hong Kong, yung tram. It's the oldest and the cheapest transportation in Hong Kong. We have the bus, of course, the ferry boat. You know, it's a must to take the ferry boat. No? And then we have the MTR, the subway train. And then we have the KCR, that's the train. Just like the LRT and the MRT here. So there's a lot of transportation to choose from. Hindi mahirap para sa mga Pinoy ang mag-adjust sa Hong Kong. Pero sinisiguro pa rin ng OWA na maituro sa mga Pinoy na nagtatrabaho doon ang kanilang lingwahe at kultura. In Hong Kong, they use lift, L-I-F-T, not lift. And then for floor,
Taipan. Taipan. For garage. Taipong. Taipong. Before they leave, we give them an orientation, the culture. So when we say culture, it's customs and traditions. So there are some do's and don'ts, especially they'll be living in their house of their employer. So maybe they're doing some gesture. They don't know it's already causing their employers bad luck or something. So we try to introduce them during Chinese New Year, example. Whenever there are some celebrations, avoid breaking anything. If something is broken, like a plate or bowl or something, it's a bad omen that something might happen, unpleasant might happen within the year. That's a, yung parang, their practices. No? It's a customs. So avoid breaking anything. Samot saring kwentong OFW, may masaya, may malungkot, may mga nagtagumpay, at mayroon din namang nabigo. Iba't ibang klase na eksperyensya na kapupulutan ng aral. Dito sa Buhay OFW. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. See you.